Si Ton pa, kilala bilang rookie crusher, ay isa sa mga pinakamatagal nang sumali sa Antarexam. Sa loob ng maraming taon, nakita siya bilang isang walang kwentang karakter na wala ibang layunin kundi sirain ang mga pangarap ng mga bagong aplikante. Ngunit paano kung may mas malalim pandaylan sa likod ng kanyang paulit-ulit na pagsali sa eksaminasyon? Ang teoryang ito ay maghahayag na si Tompa ay palihim at ang tinuruan ng nene ni Chairman Netero at ginagamit bilang isang espesyal na kasangkapan upang suriin ang tunay na kalibre ng mga aplikante sa Antarexam. Noong unang beses na sumali si Tompa sa Antarexam, nakita ni Chairman Netero ang kanyang potensyal. Si Tompa, bagaman tila walang halaga, ay may kakaibang kakayahan na maglinlang at manipulahin ang mga tao. Nakita ni Netero na maaari itong maging kapaki-pakinabang, hindi lamang upang subukan ang mga aplikante, kundi pati na rin upang ituro sa kanila ang mga mahalagang aral. Kaya palihim niyang kinausap ni Tonpa matapos ang isa sa mga nabigong eksaminasyon. Palihim na pagsasanay, ipinaalam ni Netero kay Tonpa ang tungkol sa Nen. Natutunan ni Tonpa ang mga pangunahing prinsipyo ng Nen at nalaman na siya ay isang manipulator. Sa ilalim ng maingat na gabay ni Netero, natutunan ni Tonpa kung paano gamitin ang kanyang kakayahan upang manipulahin ang emosyon at isipan ng mga tao, partikular na ang mga aplikante sa Antarexam. Ang kanyang pangunahing kakayahan ay tinatawag na emotional mirage, kung saan kaya niyang lumikha ng ilusyon ng iba't ibang emosyon ng isang tao, tulad ng takot, tiwala o pagkamuhi, upang magulo ang kanilang desisyon. Sa bawat taon, si Tonpa ay sumasali sa Antarexam hindi lamang upang sirain ang mga pangarap ng mga baguhan, kundi upang subukan ang kanilang tunay na kakayahan at determinasyon. Ginagamit niya ang kanyang men upang maglagay ng emosyonal na pagsubok sa mga aplikante. Halimbawa, sa pamamagitan ng kanyang emotional mirage, maaaring iparamdam niya sa isang aplikante ang matinding takot upang makita kung paano nila ito malalampasan. Ang mga aplikanteng makakayanan ang kanyang manipulasyon o itinuturing ni Tompa na may tunay na potensyal na maging hunters. Sa mga taon ng kanyang pagsali, marami na siyang natulungan aplikante na malampasan ang kanilang mga takot at kahinaan. Sa kabila ng kanyang masamang reputasyon bilang rookie crusher, si Tonpa ay mayroong malalim na misyon na ituro sa mga aplikante ang kahalagahan ng emosyonal na lakas at katatagan. Marami sa mga naging matagumpay na hunters ang nagpapasalamat sa hindi nila nalalamang tulong ni Tonpa. Dahil ang kanyang pagsubok ay nagbigay sa kanila ng mas matibay na pundasyon. Habang sa mata ng karamihan, si Tonpa ay nanatiling isang nuisance. Sa likod ng kanyang mga kilos ay isang masalimuot na plano na binalak ni Chairman Netero. Ang kanyang lihim na papel bilang isang espesyal na tagasuri sa Antarexam ay nananatiling lihim sa mga aplikante. Ngunit ang kanyang kontribusyon sa pagsasanay ng mga bagong henerasyon ng hunters ay hindi matatawaran. Bagaman palihim ang kanyang pagsasanay, nakikita ni Tonpa ang malaking pagbabago sa kanyang sarili. Ang kanyang kasanayan sa nena ay patuloy na humuhusay, natututo siyang gumamit ng mas komplikadong teknik. Bilang isang manipulator, natutunan ni Tonpa ang advanced emotional mirage, kung saan kaya niyang magpadala ng masalimuot na ilusyon na hindi lamang emosyon ang naapektuhan kundi pati na rin ang mga alaala at perception ng isang tao. Ang kasanayan ito ay nagbigay daan sa kanya na maging mas epektibo sa kanyang misyon sa Antarexam. Regular na nakikipag-ugnayan si Tonpa kay Chairman Netero upang mabigyan ng ulat sa mga aplikanteng kanyang sinusubukan. Ang kanilang mga pag-uusap ay naging isang sesyon ng mentorship, kung saan binibigyan ni Netero si Tonpa ng mga payo kung paano mapapabuti ang kanyang mga kasanayan at diskarte. Sa bawat taon, mas lumalalim ang kanilang relasyon bilang guro at estudyante. Natututunan ni Tonpa na respetuhin at pahalagahan ang kanyang misyon. Sa kanyang mga taon na pagsali, nakatagpo ni Tonpa ang ilang mga aplikante na naging tanyag na hunters tulad ni Nagon, Kilua, Kurapika at Leorio. Ang kanyang mga pagtatangka na sirain ang kanilang determinasyon ay naging mahalagang bahagi sa kanilang pag-unlad. Halimbawa, si Gon at Kilua ay parehong naharap sa matinding emosyonal na pagsubok mula kay Tonpa na nagbigay sa kanila ng mas matibay na pananaw at determinasyon. Sa kabila ng kanyang lihim na misyon, may ilang hunters na nakatuklas ng tunay na papel ni Tonpa sa Antarexam. Ang mga nakakaalam ng kanyang lihim ay nagbigay galang sa kanyang dedikasyon at sakripisyo. Si Tonpa sa kanyang mapagkumbabang paraan ay hindi naghahangad ng papuri ng pagkilala. Para sa kanya, sapat na ang malaman na ang kanyang mga pagsubok ay nakatulong sa paghubog ng mga susunod na henerasyon ng mga hunters. Sa pagtatapos, si Tonpa sa ilalim ng gabay ni Chairman Netero ay isang mahalagang bahagi ng Antarexam. Sa kanyang kakayahan bilang isang manipulator, nagagawa niyang subukan at ihanda mga aplikante para sa mas mahirap na mga hamon sa kanilang hinarap bilang hunters. Ang kanyang kwento ay isang patunay na ang tunay na lakas ng isang hunter ay hindi lamang sa physical na kakayahan kundi pati na rin sa kanilang emosyonal na katatagan at kakayang malampasan ang anumang pagsubok.
Sa kabila ng kanyang masamang reputasyon, si Ton pa ay isang tahimik na bayani na ang kontribusyon sa mundo ng mga hunters ay hindi matatawaran. Kung nagustuhan mong video ito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.